可能是punta po kami ngayon sa kedya ng aking baby. Dahil kukuha ako ng medicine niya para sa kanyang skin. Kasi naubusan na. So, this time, ako lang yung pupunta sa kayong baby ko sa iyo mo. Kasi yung asawa ko is busy sa kabilang store, so wala siya dito. So, nandun siya sa Iwakuni. So, medyo malayo, diba? Saka, kailangan ko nang matuto na ako na lang talaga. Kasi, hindi lahat ng oras, kasama natin sila. Kaya, dapat na nating matuto talaga. Lalo na dito sa Japan. Kahit medyo mahirap kasi, diba? Yung lingwahe nila, saka yung mga papers nila, mga kanji, naka-Japanese pa. So, mahirap tayong magbasa. So, pwede naman tayong magpa-assist sa mga nurse, doctors, kung hindi natin kaya yung basahin. No problem. Kayang-kaya natin yan. Need ko lang itong isip belt siya first para safety tayo. Bago maras. So, driver tayo for today na naman, no? Pupunta muna kami ng viewing. So, see you later, guys. So, let's go. Charing 100 lang tayo. Okay, see you later, guys. Driving muna ako. A few moments later. So, yung appointment namin sa pedya niya is 3:30 p.m. So, ano nang, it's already 3:20 na. So, may 10 minutes pa kami. So, okay, let's go na. Hi, ayde. So, dito sa Japan is kailangan na nating matutong pumunta sa mga hospital. Kahit tayo lang, wala yung hapon nating asawa. Kasi nga, just in case of emergency, sanay na tayo. Kagaya nung nangyari last experience ko nung nagka-allergy siya. Sobrang nagpanik ako. Saka ako na lang talaga mismo sumugod sa hospital. Nung nakakain siya ng allergy food nung peanut. So, sobrang ano talaga, no? Convenient talaga na kapag may driver license din kayo para anytime or kung malayo yung hospital, pwede nyo siya dalhin kaagad. Konnichiwa! So, dito na po kami. So, ito yung ano, entrance. Ah, hi! Arigato! So, we are here now at Dongguri Babies Hospital. Kukuha lang kami ng kanyang skincare niya yung kasi may allergy siya yung skin niya. So, tapos na po yung appointment namin sa pedya ng aking ayumukong. So, ito po yung binigay sa akin ng nurse. So, ang bilis lang na. Ito po yung cream. One eternity later. Tapos na po yung appointment namin sa Dongguri
Children's Hospital. So, na-receive na din po namin yung mga ointment, mga body cream ni Ayumu. Ito lang yung mga bagong ano niya, reseta. So far, very good na daw yung skin niya. Wala na din siyang ganong mga rashes. So, unti-unting nagbabago na din. So, pa-uwi na rin kami. No, Yuma. Ang bilis lang, hindi na kami umabot ng 10 minutes. Ang bilis lang na. Pero maraming nagsidatingan. By schedule kasi yung ano, kung gusto ano yung oras, yung gusto nyong appointment. So, pwede din kayo sa online, through online. May QR code naman sila ibibigay para direct na kayong magpili ng anong oras gusto nyo. So, iba talaga kapag ano, dito tayo sa Japan kasi matututo tayong maging independent, no? Hindi tayo palaging umaasa sa ating mga hapon na asawa kasi hindi sa lahat ng oras nandyan sila, kasama natin sila dahil meron din silang mga trabaho, saka busy sila sa kanilang mga business or ano pa. Pa ba yung kinabisihan nila? Ay. kaya mas mabuting matuto na rin tayo. Kasi wala tayo sa Pinas, di ba? Kailangan natin maggambaro ng sariling ano natin. Mas mabuting may alam din tayo kahit papano. Kasi sa system ng Japan, hindi katulad sa Pinas. So, iba din dito. So, kailangan din natin masanay na at matuto. Mabait naman yung mga nurse, doctors. Mas madali silang ma-approach dito. Kasi, ano, sobrang friendly nila. So, parang, ano, so, wala ka talagang masabi. Saka, ano, saka much better din na kapag mamshi ka na, pumasok ka sa driving school para makakuha ka ng driver's license. Kahit mahirap man dito magkaroon ng driver's license, pero sobrang convenient sa atin mga mga mamshi dito kung saan tayo pupunta. Dahil usually mga Japanese housewife din dito is mga may sariling sasakyan. Hindi sila ano lang sa kanilang husband. Kasi yung mga husband din nila is sobrang isugashi, busy sa trabaho. So, ganun lang. Kailangan tayo maggambaro, no? Ganyan lang. Ganun din naman tayo mga mamshi sa Pinas, di ba? All around mga trabaho sa laki kaya din natin gawin, di ba? Ganun dapat. Ayan, hindi na nga ako nag-ayos kasi malapit lang din naman yung viewing dito, then ano lang, pwede ko rin naman lakarin pero gumamit ako ng sasakyan kasi may pupuntan pa kami later. Saka last time pala nung nangyari, nagka-allergy to siya kasi nakakain ng peanuts. Sobrang takot ko noon. Pumunta ako sa Funari Hospital dito. Kasi close dito sa pinakamalapit sa amin. So, napunta ko siya. Doon ko siya sinugod. Kaming dalawa. Kasi yung asawa ko, nandun pa sa kanyang trabaho. Sobrang busy. So, ano yun. Sobrang na nanlaki na yung mukha niya, yung mata niya, halos wala na siyang makita. Sobrang katikati ng katawan niya, nandahil lang sa ice cream na may peanuts pala yun. Hindi ko alam na may peanuts yun, kasi hindi ko naman siya binigyan. Ano lang yan, kumbaga,
yung lips lang, naidampi lang niya. Hindi ko din siya binuksan, pero binutasan niya mismo. Saka nagkaano pala, butas na maliit. Yun, kahit naidampi lang sa lips niya, sobrang hidoy ng allergy niya sa peanuts din. Kaya, yun. Kahit alam namin may allergy siya sa food, like peanuts, pero hindi ko talaga inasahan yun ang mangyayari kasi hindi ko siya binigyan. Siya mismo naghawak lang nun. Binigay yun ng kanyang lola. So, during that time, ako talaga yung nagdala sa kanya dun sa hospital. Saka yung asawa ko na gulat na lang, bakit nandito ka na? Bilis mo naman. Siyempre, emergency, diba? So, sumunod na lang sila kagad sa akin. Mas nauna ako sa kanila. So, ganun. Kaya, sobrang importante din sa atin na magkaroon tayo ng driver's license dito. Marunong tayong mag-drive. Just in case of emergency, diba? Hindi natin alam. Simba ko lang. Tapos, kahit mahal man dito pumasok sa mga driving school, pero no. Pero okay lang kasi sobrang magagamit mo naman talaga siya. Saka may kamahalan, so kailangan mo talaga pag-ipunan muna. Kaya ganun na lang yung advice ko. Ito yung mga ointment. Ito yung mga ointment or body cream na binigay sa akin. Ito. Para sa skin niya to, ilalagay to siya after niyang maligo. Ipapahid lang to siya sa buong katawan niya. Tapos, ano pa ba? Wala namang nagbago. Ganun pa rin yung binigay sa meron pa kasing maliit na mga tube-tube, kaya mas maganda to kasi ano siya, parang ano lang, spray, foam spray lang siya, ganun. Maraming maliliit pa dito, nandun sa pinaka ano. Hindi ko na siya makuha. Okay, see you later. Alis muna kami. Okay. One eternity later. So, nakarating na kami dito sa bahay. Madali lang yung appointment namin. Umuwi na din kami kagad. Mamaya pa kami aalis na naman. Kasi may magpapabook ng ticket. Kailangan ko muna yung aasikasuhin. Hindi ako makapag-focus kapag nandito ako sa labas. So, kailangan ko siyang i-note muna. And then, nakalimutan ko palang sabihin. Yung maganda dito sa Japan is free lang yung mga gamot ng mga bata. Ipakita nyo lang yung Hoken insurance nila. Tapos, yung iririseta ng doktor na mga gamot is free lang talaga. Wala kang babayaran ni piso. Dahil yung government yung mismong magbabayad. So, free mo matatanggap lahat ng mga medicine, mga ointment, mga body cream, lahat-lahat. Kung ano yung gusto mo. Kimi no zen 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 se kara boku wa kimi o sagashi hajimeta yo sono buki ichou na warai